mga balitang kinalap at tinagit ng mga Agila correspondent sa iba't ibang panig ng bansa. Pinakamalakas na puwersa, pinakamabilis na impormasyon. Dahil sa bawat bayan, may Agila. Buenos tardes sa mga Chabacano, maimbag na malem sa mga Ilocano. Marhay na hapon sa Indogabo sa mga Bicolano at maradyaw na hapon sa Ijotanan para sa mga Surigaonon. Maganda hapon Pilipinas, narito na ang mga pangunahing balita mula sa iba't ibang lalawigan. Hatid ng ating mga Agila correspondent sa iba't ibang sulok ng bansa sa ating headlines. Zamboanga City Medical Center nangangailangan ng mas maraming oxygen supply dahil sa paglobo ng COVID-19 cases. 18 mangiisda arestado dahil sa illegal fishing sa Mariveles, Bataan. Isa patay, 2 critical sa salpukan ng bus at motorsiklo sa Gabaldon, Nueva Ecija. At mahigit 700 batang katutubong mangyan nakatanggap ng libreng school supplies sa Bulalakaw Oriental, Mindoro. Sa detalye ng ating mga balita, dahil sa pagdami ng bilang ng mga kaso ng COVID-19, nangangailangan ng mas maraming oxygen supply ang Zamboanga City Medical Center. May detalye si Ellie Dumabok. Dahil sa patuloy na pagtaas ng COVID-19 cases sa Zamboanga City, kinapos na ng mga oxygen tank ang Zamboanga City Medical Center kung saan nasa critical situation daw ang ospital. Ayon kay Zamboanga City Medical Center Chief Dr. Abdal Kunting, na kailangan ngayon ng high-flow oxygen ang mga pasyente ng COVID-19 sa lungsod, kung saan naabot ng 12,000 oxygen tank ang kailangang maisupply sa nasabing ospital. Kailangan daw na makarefill kaagad ang kanilang supplier sa iba pang mga oxygen plant sa Cebu City, kahit ang ospital na daw ang sasagot sa mga gastusin sa kargo nito papunta dito sa lungsod. Nag-extend na rin ng ibang mga kama sa labas ng ospital para ma-accommodate ang mga pasyente, lalo na ang natamaan ng virus. Nakikiusap na sa publiko ang mga health worker na makipagtulungan at sundin ang minimum health protocol, umiwas din sa mga matataong lugar. Bukod kasi sa kulang na ang mga oxygen tank, puno na rin ang mga kwarto at nasa 84 medical workers pa. Kabilang ang mga doktor sa Zamboanga City Medical Center ang naka-quarantine sa ngayon. Sa kasalukuyan ay merong 220 COVID-19 patient, 200 ay positibo, 20 nito ay critical. Mula sa Zamboanga City, para sa Eagle News, Ailey Dumabok, We Live in Interesting Times. Nakapagtala naman ng 19 na aktibong kaso ng COVID-19, ang San Jose del Monte City sa Bulacan. Simula ngayong araw, isinailalim na rin ang buong lalawigan sa General Community Quarantine o GCQ hanggang sa Oktubre 31. May detalye si Shane Magistrado. Bumaba na sa 5% o katumbas ng 599 ang bilang ng COVID-19 active cases sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa bilang na ito ay 503 mula sa District 1 at 96 naman sa District 2. Nakapagtala naman ang 19 ng new active cases. Dahilan ito upang umakyat sa 10,445 ang naging confirmed cases sa lungsod simula noong 2020. 53 naman ang naitala ng City Health Office na mga gumaling na sa nakahahawang virus at sa kabuuan ay umakyat na sa 89% o katumbas ng 9,318 COVID-19 recoveries. Isa naman ang naiulat na COVID-19 vet. Sa kabuuan ay mayroon ng 528 o 5% ang mga pumanaw na. Umakyat naman sa 11 ang nabibilang sa barangays with no active cases. 2 rito ay mula sa District 1 at 8 naman ay mula sa District 2. Samantala, base sa bagong anunsyo ng Malacanang, aprobado na ng IATF-EID ang rekomendasyon na isailalim ang buong Bulacan, kabilang na ang lungsod ng San Jose del Monte, sa General Community Quarantine simula October 18, 2021 hanggang October 31, 2021. Para sa Eagle News, Shane Maestrado, and We Live in Interesting Times.
Pansamantala namang isinailalim sa total lockdown ang isang sityo sa Barangay Zone 2 sa Pinamalayan Oriental, Mindoro, matapos magpositibo sa COVID-19 ang apat na residente sa lugar. May detalye si Hanelyn Fedelicio. Sityo Habitat Zone 2 sa Pinamalayan pansamantalang isinailalim sa total lockdown sa bisa ng Executive Order Number 0282021 na nilagdaan ni Mayor ng Bayan Aresteo A. Baldos Jr. Isinailalim sa pansamantalang total lockdown ang Sityo Habitat. Ito ang matatagpuan sa Barangay Zone 2 Pinamalayan Oriental Mindoro simula 12 noon na October 17 hanggang 12 noon na October 24, 2021. Ang pinakapangunahing layunin ng nasabing atas ay upang mabigyan daan ang masinsinang contact tracing, testing at disease surveillance para sa apat na RT-PCR test confirmed COVID cases at anim na antigen reactive cases na nagmula sa nasabing lugar. Bumuo ang tanggapan ng punong bayan ng isang quick response team upang maayos na maipatupad ang lockdown. Ito ay binubuo ng contact tracing team sa pangungunan ni Dr. Nina Kristen L. Punzalan, Municipal Health Officer, kasama ang iba pang grupo. Patuloy pa rin ang panawagan ng pamahalaang bayan ng Pinamalayan sa mga mamamayan nito na makipag-kooperasyon sa mga awtoridad upang matagumpay na malampasan ang COVID-19 virus. Mula sa lalawigan ng Oriental Mindoro, kasama ang Oriental Mindoro correspondents para sa Eagle News, Hanelyn Fidelicio, we live in interesting times. Nakapagtala naman ng 25 bagong kaso ng COVID-19 ang isla ng Camiguin. May detalye si Laura Pobadora. Nakapagtala ng 25 na bagong kaso sa COVID-19 ang lalawigan ng Camiguin. Nagmula sila sa Mambahaw 10, Mahinog 5, Ginsiliban 2, Sagay 1, Katarman 7, at may tatlo na nasa kalagayan na availing the no quarantine policy. Simula noong March 2020 hanggang sa kasalukuyan, umabot na sa 1,641 ang recoveries at may 170 na namatay sa buong lalawigan. Mayroon ding naitala na 191 individual ang nasa uri na persons with history of travel o COVID-19 exposure na binubuo ng Mambahaw 57, Mahinog 42, Ginsiliban 2, Sagay 32 at Katarman 58. Sa kabilang bahagi, nagpalabas ng Executive Order Number 114 ang pamahalaang panlalawigan para higit pang mabigyan ng proteksyon ang komunidad sa isla. Lalong-lalo na sa kasalukuyan ay malapit na itong buksan para sa mga turista na fully vaccinated. Para sa mga turista, dalhin ang vaccination card, valid ID at mag-upload ng trace up kasama ang magpa-register sa Clean Camiguin QR code. Magpasa ilalim agad sa RT-PCR test pagdating sa lalawigan kung wala pang negative test result na maipakita o di kaya ay negative swab test result sa loob ng 72 oras bago bumiyahe at sundin palagi ang safety health protocol. Para sa Eagle News, Laura Pobadora, we live in interesting times. 49% ng eligible population sa San Jose del Monte sa Bulacan fully vaccinated na. May detalye si Andre Sanchez. Umakit na sa 49% ng target eligible population o katumbas ng 220,601 ng mga San Joseño ang fully vaccinated na sa lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Sa bilang na ito ay 20,413 ang AstraZeneca, 19,792 ang Janssen, 15,064 ang Moderna, 25,277 ang Pfizer, 14,490 ang Sinopharm, at 125,565 naman ang Sinovac. 56% naman ng mga San Joseño ang nakatanggap na ng kanilang first dose. 23,081 dito ay AstraZeneca, 20,797 ang Moderna, 51,610 ang Pfizer, 18,415 ang Sinopharm, at 139,303 naman para sa Sinovac. Hinihikayat pa rin ang bawat San Joseño na magpabakuna na
upang makaiwas sa pagkakaroon ng malalang sintomas ng COVID-19 na maaaring maging sanhi ng pagkamatay. Para sa Eagle News, Andre Sanchez, and we live in interesting times. Samantala, nakatanggap na ng kumpletong bakuna ang persons deprived of liberty sa Macauayan City Jail sa Bulacan. May detalye si Gerald De La Merced. Roll up your sleeve. Be vaccinated. Ito ang tema dito sa Macauayan City Jail. Kagawaran ng piitan at penolohiya. Sa gabay ni Jail Chief Inspector Epifanio B. Bayungubong Jr., Warden, at ni Jail Officer 1 J.V. L. Castro, Unit Jail Nurse, ay naisagawa na ang second dose ng pagbabakuna sa mga persons deprived of liberty ng mga personahe mula sa City Health Office, Local Government Unit sa pangunguna ng Alkalde ng Lungsod. Bago pa man sinimulan ang nasabing pagbabakuna ay una na dito ang pagdidisinfect o sanidad ng lugar para masiguro na lahat ay hindi lang pangkaligtasan ang prioridad kundi maging maigting o istriktong pagsunod sa IATF COVID-19 Health Protocol. Mula dito sa lungsod ng Macauayan, lalawigan ng Bulacan. Para sa Eagle News, Gerald De La Merced. We live in interesting times. Sa Sablayan, Occidental Mindoro, umaaray ang ilang market vendors dahil sa maliit na kita dulot ng pandemya. May detalye si Jaizen Agnes Cacabelos. Isa sa mga naapektuhan ng pandemyang ating kinakaharap ngayon ay ang ating mga palengke vendors. At iba pa sa kanila ay walang ibang mapagkukunan ng ikabubuhay bukod sa pagtitinda sa palengke. Kung kaya labis na lamang silang nabahala sa kanilang mga kita mula nang dumating ang pandemyang ating kinakaharap. Ayon sa ating mga vendors, napakalaki ng pagbabago sa kanilang kinikita mula nang dumating ang pandemya sapagkat limitado na lamang ang maaaring pumasok sa palengke. Malaki ang benta namin noon kaysa sa ngayon. Ang benta namin noon ay parang halimbawa benta kami ng nasa 70 kilos, parang ano na lang ngayon kalahati ang nawala. Sa bahay ng Sablayan, Occidental Mindoro, para sa Eagle News, Jason Agnes Cacabelos, we live in interesting times. Sa iba pang balita, umaapela ng tulong sa pamahalaang panlalawigan ng Benguet ang mga opisyal sa barangay poblasyon sa Bakun, Benguet. Ito'y matapos wasakin ng rumaragasang baha at makapal na putik ang kanilang barangay hall. May detalye si Freddy Rilyota. Umaapela ang mga opisyal ng barangay poblasyon sa bayan ng Bakun, Benguet Province sa iba't ibang ahensya, LGUs at iba pang organisasyon na masolusyonan o matulungan ang mga apektadong residente matapos na hagupitin ng bagyong Maring ang kanilang barangay nitong nakalipas na linggo. Ayon kay punong barangay Osias Matillo Jr., naganap ang isang kalunos-lunos na pangyayari matapos magkaroon ng landslides sa kanilang barangay kung saan kasamang nasira ang kanilang barangay health clinic at barangay hall kasamang nasa anim pang kabahayan na tuluyang winasak ng landslide na nahulog sa halos 30 metrong lalim na guho. Ayon pa sa opisyal ng barangay, na inamin nitong maraming mahalagang dokumento at kagamitan ang kasamang nasira at natangay ng lupa hanggang matabunan na ito at hindi na mapapakinabangan. Kaya sa kasalukuyan ay tuloy-tuloy pa rin ang kanilang serbisyo sa mamamayan ng poblasyon barangay kung saan pansamantalang ginagamit ang bagong gawang multipurpose hall para doon magtrabaho o mag-opisina. Ang mga apektado ding pamilya at individual na nawalan ng mga tahanan at kagamitan ay pansamantalang nakikituloy sa kanilang mga kapag-anak habang ang karamihan ay nasa mga evacuation center. Nagpasalamat din ang mga opisyal at apektadong mga residente sa mabilis na pag-responde ng mga taga DSWD, Benguet Provincial Government at Bakun LGUs para ipaabot ang kanilang tulong o ayuda sa mga apektadong pamilya. Nagsasagawa na din ng ang kinatawan ng PDRRMO ng damage and assessment sa lawak ng pinsala at kabuuan ng ari-ariang nasira sa naganap na landslide sa lugar. Nauna dito sa initial estimated cost damage ng nasirang barangay health clinic building ay tinatayang nasa 1.5 milyong pisong halaga habang nasa 2 milyon naman sa pagtaya ang nasirang gusari
o gusali ng barangay hall sa poblasyon Bagon Binget. Sa karagdagang ulat, aabot sa 12 bahay na malapit sa barangay health clinic ang napikto ng bagyong Maring sa lugar, kung saan 6 ay totally damaged at 6 din ang partially damaged. Mula sa Baguio City, para sa Eagle News, Pedro Luda, we live in interesting times. Idinaglaro ng ESF-free ng Department of Agriculture ang bayan ng Abuyog sa Leyte. Ito ay matapos na ma-detect ang kauna-unahang kaso ng ESF sa isang barangay sa Abuyog noong Enero. Si Christine Martinez sa detalye. Idiniklarang African Swine Fever ASF-free ang bayan ng Abuyog Leyte ni Department of Agriculture Secretary William Dar sa pagbisita nito sa lalawigan ng Leyte. Ang munisipalidad ng Abuyog Leyte ang unang nakapagtala ng ASF sa lalawigan at Eastern Visayas noong January 15, 2021 na kalaunan ay kumalat sa 48 iba pang mga lugar sa Leyte, Samar, Eastern Samar at Northern Samar. Ayon kay Abuyog Mayor Limuel Jean Traya, ang African Swine Fever ay isang walang kapantay na kalamidad na tumama sa kanilang bayan na lubhang nakaapekto sa kabuhayan ng mga may hirap na sambahayan sa bayan na nakadepende sa mga baboy bilang source of income. At dahil sa deklarasyong ito, ang movement restriction ng baboy ay iniangat na at ang hog industry ay maaari na ngayong mag-operate tulad ng dati habang sinusunod ang health standard. Kasabay din ng deklarasyon ay ang pamamahagi ng katamtamang pagbabayad sa mga magsasakang naapektuhan ng African Swine Fever sa nasabing bayan. Nagpapasalamat ang LGU Abuyog Leyte sa Department of Agriculture sa tulong at deklarasyon ng kanyang bayan bilang ASF-free. Mula dito sa Northern Leyte, para sa Eagle News, Christine R. Martinez, we live in interesting times. Ang iyong pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Innovation, digital disruption, globalization. Startups, micro, small, and medium enterprises, as well as large corporations, all face interesting challenges in the market today. Peek into the world of exciting opportunities and partnerships to drive growth with the latest business news and information. We are open for business. Your weekly dose of entrepreneurial inspiration to update you on the latest developments in the world of business. Get up close and personal with CEOs and thought leaders to help you discover valuable insights. Sharpen your instincts for smart decision making with the latest markets and economic trends. Disruptive ideas, global innovation, social entrepreneurship, and other leading-edge business ideas. Join the conversations to create a more vibrant environment for entrepreneurship. Catch Open for Business, from vision to action. Nagbabalik ang Agila, Probinsya. Alamin natin ang mga may init na balita mula sa Radyo Agila DZEL Lucena. Live mula sa Lucena, si Janelle Abarisha. Janelle? Maraming salamat sa iyo. Narito ang mga detalye mula sa probinsya ng Quezon. Safe Spaces Ordinance, pinagtibay na ng pamahalang lungsod ng Cayabas, Quezon. May detalye si Roa Jean Ignacio.
aprobado na sa pamahalaang lungsod ng Tayabas ang sarili nitong bersyon ng Republic Act 11313 na mas kilala bilang Safe Space Act of 2019. Batay sa Ordinance Number 21 to 23 ay layunin nitong magkaroon ng sariling bersyon ng naturang panukala ang mga barangay. Sa ilalim ng nasabing ordinansa ay magkakaroon rin ng anti-sexual harassment desk sa kanilang lungsod nang sa gayon ay maprotektahan ang pagkakakilanla ng mga biktima ng sexual harassment na lalapit sa lokal na pamahalaan. Para sa Eagle News, Roa Jean Ignacio, we live in interesting times. Aabot sa higit 3 milyong pisong halaga ng agricultural interventions and assistance ang ipinagkaloob ng Department of Agriculture sa mga magsasaka sa Quezon. May detalye si Raymond Cada. Tinatayang na sa 3,908,000 piso ang kabuuang halaga ng mga interventyong kaloob ng Department of Agriculture 4A sa mga magsasaka ng Mauban, Lukban, Rial, General Luna at Infanta Quezon kamakailan. Kabilang sa mga interventyong natanggap ng mga magsasaka ay ang iba't ibang mga binhi ng gulay, organikong pataba, grass cutters, knapsack, seedling trays, broiler na sisiw, kalabaw at baka. Lubos ang pasasalamat sa Department of Agriculture 4A at kay Congressman Mark Enberga sa mga ayudang natanggap ng mga magsasaka, lalo na't kumpleto ang mga ibinigay na intervention. Para sa Eagle News, Raymond Cada, we live in interesting times. Patuloy ang sinasagawang disinfection at cleaning operations at ng local interagency task force sa mga pampublikong lugar sa Infanta Quezon. May detalye si Mark Daniel Rojas. Kaugnay pa rin sa hinaharap nating pandemya dulot ng COVID-19, patuloy at lalo pang pinaiting ng direktiba mula sa Municipal Task Force Against COVID-19 ng Infanta Quezon ang tuloy-tuloy na proyektong pagsasagawa ng disinfection and cleaning operation sa mga pampublikong mga lugar gaya ng kalsada, maging mga baybay ng dagat ng mga barangay ng Infanta Quezon tuwing araw ng Sabado. Samantala, hinihikayat ng lokal na pamahalaan ang mga mamamayan at mga may-ari ng negosyo na regular na gawin ang paglilinis at pagdidisinfect ng kani-kanilang mga tahanan, bakuran at maging mga establishmento upang malabanan ang pagkalat ng nakaahawang sakit na COVID-19. Para sa Eagle News, Mark Daniel Rojas, we live in interesting times. Higit 400,000 pisong halaga ng panukalang budget para sa 2022 ng lokal na pamahalaan ng pagbilaw sa Quezon na isumiti na. May detalye si Mirna Paunil. Kamakailan lamang ay naghain na ng panukalang budget para sa darating na 2022 ang pagbilaw LGU na nagkakahalaga ng 445,535,030 pesos and 3 centavos. Bilang bahagi ng transparency program ni Mayor Sherry Ann Palikpik, makikita sa pie graph ng kanilang ipinost sa kanilang Facebook page ang kabuuang breakdown ng naturang budget kung saan pinakamalaking porsyento nito ay nakalaan para sa mga general services. Kasama nila sa pagsusumidi ng budget ang Local Finance Committee na sina Municipal Budget Officer, Acting Municipal Treasurer, Municipal Accountant, Municipal Administrator at ilang mga department heads. Ang naturang budget ay mas mataas ang ng 83.39% kumpara sa budget ngayong taon. Para sa Eagle News, Mirna Lopez Paunil, we live in interesting times. Yan ang mga balita mula dito sa Quezon. Ako si Janelle Avarisha. Balik sa'yo, Judith. Maraming salamat, Janelle Avarisha, mula sa Radyo Agila DZL Quezon. Samantala, arestado ang isang wanted person sa kasong arson sa bayan ng San Pablo sa Zamboanga del Sur. May detalye si Alex Mendoza.
Nasa kustodiya na ngayon ng pulisya ang isang wanted person matapos matimbog ito sa operasyon ng Municipal Police Station sa bayan ng San Pablo, Zamboanga del Sur. Sa pangunguna ni Police Major Abubakar A. Ibno at Police Master Sergeant Roderick C. Rituya, naganap ang operasyon sa Purok Maluloyon, Barangay Poblacion, San Pablo, Zamboanga del Sur. Kinilala ang suspect na si Erwin Ordinisa Malaubang at residente sa Purok 1, Barangay Kalilangan sa nasabing bayan. Ayon sa San Pablo PNP, inaristo ang suspect sa bisa ng warrant of arrest sa kasong arson na may inirekomendang piyansa ang korte sa halagang 40,000 piso. Mula rito sa bayan ng San Pablo, Zamboanga del Sur. Para sa Eagle News, ako si Alex Mendoza. We live in interesting times. Isang lalaki naman ang naaresto sa ikinasang drug entrapment operation sa Bambantarlac. May detalye si Ronald Pluma. 32 anyos na lalaki ang arestado matapos ang drug entrapment operation ng Banban Police Station sa Barangay San Nicolas, Bambantarlac. Sa pamuno ni Police Major Joshua Singseng Gonzales, hepe ng Banban Police Station, ang nadagip ay si Leroy Campo Y. Policarpio, 32 anyos binata, residente ng Sitio Bilio, Barangay Lourdes, Bambantarlac. Ayon kay Police Corporal Hailey Ann Newmull, investigador, nagsagawa ng operasyon ng Intel SDEU sa pamuno ni Major Gonzales. Sa direktiba ni Police Colonel Renante Corpus Cabico, Provincial Director ng Tarlac, nadakip si Leroy Campo sa nasabing lugar na magpanggap ang isang pulis na posture buyer na kinagulat ng suspek katransaksyon pala ay isang pulis. Nakumpiska sa suspek ang isang heat sealed transparent plastic sachet, hinihinalang sabu at isang 500 peso bill na marked money ginamit sa bypass operation. Ang suspek ay dinala sa Tarlac Provincial Crime Laboratory Office para sa drug test at examination. Inasuhan ng suspek ng Section 5 Article 2 ng RA 9165. Mula dito sa lalawigan ng Tarlac, para sa Gil News, Ronald Pluma, we live in interesting times. 18 mangingisda naman ang naaresto dahil sa illegal fishing sa Mariveles, Bataan. May detalye si Larry Biscocho. Naaresto ng mga operatiba ng Bataan PNP Maritime Group ang dalawang grupo ng mangingisda na taga Nabota City habang nagsasagawa ng illegal fishing sa shoreline ng Barangay Gabgaben, Mariveles, Bataan. Ayon sa ulat ni Police Major Leoncio Alcantara, hepe ng Bataan Maritime Group ay Police Colonel Harry Domingo, Chief Regional Maritime Unit 3, naaresto ang 18 mangingisda habang nagsasagawa ng Seaborne Patrol ang Bataan Maritime Group at maaktuhang nangingisda 4 kilometro ang layo mula sa baybaying dagat ng Mariveles kung saan mahigpit na ipinagbabawal ng batas. Dagdag pa ni Major Alcantara, dapat nasa 15 kilometers o 10 nautical miles ang layo ng mga mangingisda mula sa municipal sea waters. Ang dalawang kapitan ng bangka na sina Lorenzo Sanoy at Rosendo Ferrer ay sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 10654, unauthorized fishing at nakatakdang i-turnover sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of VIPA Region 3 kung saan sasampahan ng kaso. Kabilang sa mga nakumpiska sa mga mangingisda ang nasa 35 kilos na isda o nagkakahalaga ng 27,000 piso. Para sa Eagle News, Larry Biscocho, we live in interesting times. Isa ang patay habang dalawa ang kritikal sa salpukan ng pampasaherong bus at motorsiklo sa Gabaldon, Nueva Ecija. Ayon sa driver ng bus, wala umanong ilaw ang motorsiklo. May detalye si Aldwin Joseph Montubig. Salpukan ng bus at motorsiklo sa Bagting, Gabaldon, Nueva Ecija. Dalawang kritikal, isang patay. Alas 8 ng gabi, October 14, 2021, kasagsagan ng ulan nang magsalpukan ng isang pampasaherong bus na may plate number IBZ-3646 bahing Dinggalan Aurora at motorsiklo sa kahabaan ng Nueva Ecija Aurora Road sa Barangay Bagting, Gabaldon, Nueva Ecija. Lula ng nasabing bus ang humigit kumbulag sa 10 pasahero ng aksidenteng tumagilid sa gitna ng kalsada. Ayon kay Ginoong Hermilido Saad, residente ng San Josep Laur, Nueva Ecija, 48 taong gulang na siyang driver ng bus, pilit nitong iniwasan ang kasalubong nitong motorsiklo na minamaneho ni Robert Manuel sakay ang dalawa pa na sila John Carlo at Jonalyn Duyag na kapwa residente ng Barangay Kalaanan, Bungabong, Nueva Ecija. Ayon sa driver ng bus na si Saad, wala umunong ilaw ang nasa lubong itong motorsiklo na bumulaga sa kanya. Anya,
Iniwasan niya ang motorsiklo na siyang dahilan ng pagtagilid ng bats. Subalit dahil sa mabilis na pangyayari, nasagi pa rin ito ng bus. Dagdag pansahaad, sa halip na gumilid ay gumit na paumano ang nasabing motorsiklo matapos itong businahan. Patay ang babae na lula ng motorsiklo na umipit sa ilalim ng tumagilid na bus. Samantalang ang dalawang lalaki na sakay din ng motorsiklo ay kritikal na dinala agad sa paggamutan sa pangunguna ng DRRMC Rescue Team. Katuwang ang ilang pang residente na malapit sa nasabing aksidente para sa karampatang lunas. Nakikiramay naman ang lokal na pamahalaan ng Gabaldon sa pamilya ng naulila. Samantalang, ang pambayang tanggapan ng Gabaldon para sa pagtugon sa sakuna ay muli nagpapaalala sa mga motorista na lubos na mag-ingat sa pagmamaneho, palagi ang magsuot ng mga gamit sa kaligtasan gaya ng helmet at mga safety gears, maging maingat sa lahat ng panganib sa daan. Huwag na huwag magmamaneho habang nasa impluensya ng alak at kung may masasaksihan ng mga di inaasahang pangyayari gaya ng aksidente ay agad itong itawag sa kanila. Mula rito sa bayan ng Gabaldon, Nueva Ecija, para sa Eagle News, ako si Alvin Joseph Muntubig. We live in interesting times. Isang SUV ang nahulog sa Medina Bridge sa Negros Occidental. Sugatan naman ang driver at pasahero nito. Nadamay din sa naturang aksidente ang dalawang bahay. May detalye si Ali Rosales. Nahulog ang isang SUV sa Medina Bridge habang nasira naman ang dalawang bahay dahil sa naturang insidente kamakailan lang sa San Carlos City, Negros Occidental. Batay sa report, pasado alas dos ng hapon nang bumiyahe sakay ng naturang SUV ang driver na kinilalang isang Ronald Luxin mula Bacolod at papunta sana ng pier ng siyudad ng San Carlos City. Ayon pa dito, habang bumabiyahe sa Medina Bridge, ay bigla itong nawala ng kontrol sa sasakyan dahilan ng pagkahulog nito diretso sa dalawang bahay na nasa ilalim ng tulay. Sugatan ang driver at ang isa pang sakay nito habang nakaligtas naman ang dalawang bata na noon ay malapit sa pinangyarihan ng aksidente at agad nadala sa ospital. Samantala, nangako naman ang driver na sasagutin niya ang lahat ng gastusin sa pagpapaayos ng dalawang bahay na pagmamay-ari ng magkapatid na Ronelo at Julie Rosiana. Mula dito sa San Carlos City, Negros Occidental, ako si Ali Rosales. We live in interesting times. Sa ibang balita, dalawa ang patay habang isa ang kritikal matapos sumalpok sa gutter ang isang motorsiklo sa Bulalakaw Oriental, Mindoro. May detalye si Rodalwin Bernardo. Dalawa ang namatay habang isa ang nasa kritikal na kondisyon matapos sumalpok sa gutter ang isang motorsiklo. Lulan ang tatlong minor de edad sa Sitio Cabilian, Barangay Nasukob, Bulalaka Oriental, Mindoro, bandang alas 8 ng gabi kamakailan lamang. Ang mga biktima ay nakilalang sina Mark Errol Tambuong, 14 na taong gulang, Mark Jason Tambuong, 15 taong gulang, at Prince Cabayaw, 14 na taong gulang, ay mga residente sa Barangay San Juan, Bulalakaw. Kagabi po, around 7:30 ng gabi, nakatambay po kami sa kubo habang may narinig kami sa kalsada na motornal. Parang maluwag yung kadina niya. Tapos nakita namin parang tumila, sobrang lakas ng impact ng motor, nasira yung gutter at tumilapon yung dalawang angkas ng driver. Siguro ang layo ng motor na mga 10 metro mula din sa dalawang tumilapon na angkas. Agad na naisugod sa ospital ang mga biktima ng mga tauhan ng MDRMO Bulalakaw sa Provincial Hospital, subalit binawian na ng buhay ang isa sa mga naaksidente dahil sa tagal ng biyahe na aabot sa 4 oras. Umabot naman sa paggamutan ang dalawa pero agad ding binawian ang isa pa habang nasa critical naman na kondisyon si Errol Tambuong at hinihintay na maopirahan para maisalba ang buhay. Mula sa lalawigan ng Oriental Mindoro, para sa Eagle News, kasama ang Oriental Mindoro correspondent Rodalyn P. Bernardo, you live in interesting time. Ang iyong pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Ang sigla pa ng kwentuhan, SPM,
Education, education. Posibleng palawigin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Visiting Forces Agreement. Tumaas pa ang reproduction number ng COVID-19. Isinagawa ang turnover ng lineup duty bag sa San Miguel, Bulacan. Ang maghahayag ng official statement ay ang pamilya. Hindi lang sa aspetong pang-espiritual hinahangaan ng Iglesia ni Cristo. Mapaunlad ang kabuhayan ng mga differently abled person. Bukod sa pagtaguyod ng wika at kulturang Pinoy, inaasahang bababa pa ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho. Sumusunod sa mga alituntunin itinatutupad ng gobyerno bilang pag-iingat sa COVID-19. Isa sa naging dahilan ng paglaang pagtaas ng tubig dito ng mga nakaraang araw. Handa ng Senado at Kamara na magpasa ng mga panukalang batas. Umutlad ang peace and order sa bansa sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte. May ilang nagkaroon ang Delta variant ng COVID-19 ang nabakunahan na. Magandang gabi, Pilipinas! Events happen around us all the time. In our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mahigit 700 batang katutubong Mangyan sa Bulalakaw Oriental, Mindoro ang nakatanggap ng libreng school supplies. May detalye si Sheena Marie Takasa. Nasa humigit 700 batang Mangyan ang tumanggap ng school supplies na ipinagkaloob ng Sangguniang Kabataan ng Barangay San Roque sa Bulalakaw Oriental, Mindoro. Hindi lamang ang malayong paglalakad na umabot sa 2 oras ang naranasan ng mga nagdala ng school supplies, kundi pati na ang maputik na daan dulot ng mga pag-ulan at ang pagtawid sa mga ilog bago nila marating ang liblib na lugar kung saan matatagpuan ang Agong Elementary School at ang mga katutubong Mangyan. Layunin ng Sangguniang Kabataan ng Barangay San Roque na matugunan at matulungan ang pangangailangan ng mga mag-aaral, lalo't higit ngayong pandemya, at ganun din sa kanilang mga magulang na silang nagsusuporta sa kanilang pag-aaral. Nagpasalamat naman ang isang guro na si Catherine Malen sa natanggap na tulong ng kanilang mga estudyante. Matatanda ang bukod sa mga katutubo ay nakapamahagi na rin ang Sangguniang Kabataan ng San Roque ng mga study tables at wifi sa mga estudyante sa kanilang lugar. Sa mga nais namang mag-volunteer ay bukas ang kanilang samahan upang tumanggap ng tulong para sa susunod nilang mga proyekto. Mula sa lalawigan ng Oriental, Mindoro, kasama si Iman Andres at Morley Gabay. Para sa Eagle News, Sheena Marie Takasa, we live in interesting times. Aabot naman sa 300 residente ang nahatiran ng libreng serbisyo sa inilunsad na serbisyo caravan sa Carigara, Leyte. May detalye si Ami Capias. Patuloy na pinakikinabangan ng mga mamamayan sa bayan ng Carigara, Leyte ang serbisyo karaban ng lokal na pamahalaan sa nasabing bayan. Ang serbisyo karaban ay isang Retol Community Support Program
na naglalayong tugunan ang mga isyu ng komunidad sa pamamagitan ng pagsasara ng governance at development gaps. Ibigay sa komunidad ang kanilang mga pangangailangan. May lapit ang iba't ibang serbisyo ng pamahala at pagtatapos sa insurgency. Ayon sa nasabing LGU, ito ay inisyatibo ng Department of Interior and Local Government sa pagkikipagtulungan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan, ang Provincial Government of Leyte at ng Local Government Unit of Carigara. Kasama ang aktibidad ng Servisyong Karabanayang Assistant to Individual in Crisis Situation o AICS payout sa 300 benepisyaryo ng Carigara Leyte mula dito sa Northern Leyte. Para sa Eagle News, Ami Iscavias. We'll live in interesting times. Aabot sa 22 milyong pisong halaga ng water system project ang inilaan ng Department of Agriculture Bureau of Soils and Water Management o DABSWM para sa mga magsasaka sa Davao Region. May detalye si Heidi Hipolan. Upang madagdagan ang pagiging produktibo ng mga lupang sakahan sa pamamagitan ng pagpapaunlad ng tubig sa lupa, ang Department of Agriculture Bureau of Soils and Water Management o DABSWM ay nagtaguyod ng 22 million na halaga ng kagamitan sa water system para sa mga magsasaka sa rehiyon ng Davao. Ang nasabing kagamitan ay may kasamang 15 million na truck-mounted drilling equipment at 7 million georesistivity equipment upang magbigay ng irrigation service sa local farmers na may mga rain-fed areas. Ang truck-mounted drilling equipment ay may kakayahan umanong mag-drill ng 310 mm diameter na borehole sa lalim na 150 metro habang ang kagamitan sa georesistivity ay susuporta sa operasyon ng pagbabarena ng tubig. Pinangunahan ni Director ng DABSWM na si Pablo M. Montalya at DA11 Regional Executive Director Ricardo M. Oñate Jr. ang turnover activity na isinagawa sa Kapalong Davao del Norte. Para sa Eagle News, Heidi Hipolan will live in interesting times. Pwede nang daanan ang tulay sa Barangay Muson sa San Jose del Monte City sa Bulacan. May detalye si Shane Maestrato. Binuksan na sa publiko ang tulay na nagkokonekta sa Harmony Hills, Barangay Muson at Bagong Silang, Caloocan City. Kasabay nito, nagsagawa ng cleaning and clearing operation ang City Traffic Management Sidewalk Clearing Operations Group upang maayos na makadaan ang mga sasakyan at mga authorized person outside of residence sa nasabing tulay. Matatandang ito ay pansamantalang ipinasara noong napasailalim sa MECQ at matapos iutos ng TF ERID, IATF, National COVID Prevention Control upang limitahan ang paglabas-pasok ng mga tao at sasakyan sa mga boundaries ng nasasakupan ng San Jose del Monte City dahil sa mabilis na paglobo ng bilang ng mga nabibiktima ng COVID-19 sa bawat lugar. Isa na sa paraan para makontrol ang pagkahawa-hawa ng mga tao ay ang tulay na boundary ng Bagong Silang at Harmony 1 na matatagpuan sa Barangay Muson. Para sa Eagle News, Shane Maestrado, and we live in interesting times. Ang iyong pang balita mula sa iba't ibang lalawigan sa pagbabalik ng Agila Probinsya. Enjoy your favorite OPM hits as we play them on air and online from music videos. Yeah, we gonna go up. Ibibigay ko ang aking puso. Ngayong tingin pa lang ako ay natunaw na. To entertaining live and home performances of your favorite Pinoy artists. Now every step we take, boundary we break. There's nothing we can do, do, do. Pakinggan mo. Mag-hashtag Soundtrip and Chill kasama ang barkada ng Letters and Music. Balikan ang mga natatanging performances ng inyong favorite OPM artist sa Letters and Music Rewind. 4 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Mga request at new performances naman ang bibida sa Letters and Music tuwing Sabado at Linggo, 1 p.m. Lahat ng yan, dito lang sa Net 25.
tropical cyclone o bagyo. Ang bagyo ay isang uri ng lagay na panahon na nagdudulot ng malalakas at mabibilis na hangin at pag-ulan na maaaring maging sanhi ng matitinding pagbaha, daluyong ng dagat at pag-uho ng lupa. Narito ang mga dapat gawin bago dumating ang bagyo. Una, alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina at sirang bahagi. Ihanda ang gobag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Ilikas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar. Kapag inabisuhan ang kinauukulan, mabilis na lumikas sa itinakdang evacuation center. Narito naman ang mga dapat gawin habang may bagyo. Una, maging mahinahon. Manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp. Maging maingat sa paggamit ng kandila o gasera. Umiwas sa mga salaming bintana. Ito naman ang dapat gawin pagkatapos ng bagyo. Hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas ng bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente. Huwag gumala upang hindi maabala ang mga emergency services. Siguraduhin walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Itapon ang mga naipong tubig sa lata, paso at gulong upang hindi pamahayan ng lamok. Isang medical mission ang isinagawa ng militar sa bayan ng Maluso sa Basilan. May detalye si Jay Ibanez. Pinangunahan ng militar ang isinagawang medical mission sa bayan ng Maluso dito sa probinsya ng Basilan. Nakaroon sila ng libreng dental, tuli, optical at nabigay din sila ng libreng gamot at libreng check-up sa mga residente ng nasabing bayan. Nakisa rin sa aktibidad ang mga doktor ng Basilan General Hospital at LGU Maluso. Ipinagpasalamat naman ito ng mga residente ang ganitong hakbang ng militar dahil malaki na ang tulong nito sa bawat pamilya sa gitna ng pandemya. Mula dito sa Maluso Municipality, Probinsya ng Basilan, para sa Eagle News, Jay Ibanez, we live in interesting times. Naglunsad ng barangayanihan ang mga tauhan ng Regional Mobile Force Battalion 10 at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa barangay Lakolak, Baungon, Bukidnon. May detalye si Richard De La Cruz. Matagumpay na naabutan ang tulong ng Regional Mobile Force Battalion 10 at Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang mga mamamayan sa barangay Lakolak, Baungon, Bukidnon. Labis naman itong ipinagpasalamat ng mga residente, lalo na ng kagawad sa bayan na si Joseph Ompok Bahuyo dahil bukod sa tulong na kanilang natanggap ang kanilang lugar na nooy laging sentro ng labanan, ngayon ay payapa na at patuloy ang pagunlad dahil sa isinasagawang kalsada at tulay dito. Dagan kong salamat din sir sa mga tabang ng atong kapulisan. Ako nakaining utang kumuto na to para sa mga pulis na nakapahatag sila mga ayuda sa mga katawan. Naglagay din si Regional Mobile Force Battalion Commander Colonel Restituto Lacano Jr. ng mga pulis na magbabantay sa mga gumagawa ng kalsada at tulay upang tuloy-tuloy na matapos ang proyekto at hindi makapangharas ang mga bandidong NPE. Malaking bagay itong project na farm to market road, no? Yung paggawa ng mga tulay, kalsada. Malaking tulong ito sa peace and order, no? At yung ayuda galing sa gobyerno, madaling makarating sa mga kababayan natin na nasa malayong lugar, sa kabukiran, sa Bukidnon. And maghahatag ito ng task ng moral sa itong mga katauhan para mamotivate na suportahan ang programa ng gobyerno. Para sa Eagle News, Richard De La Cruz, Willie. Yan ang report ni Richard De La Cruz. Samantala, nag-anunsyo ang Zambales One Electric Cooperative na posibleng tumaas ang singil sa kuryente sa kanilang mga consumer. Punso daw ito ng pagkaantala ng kanilang electric meters reading. May detalye si Mabel Tugbo.
Nilinaw ng pamunuan ng Zameco One o ng Zambales Electric Cooperative One sa kanilang mga miyembro o sa mga consumers ang pansamantalang pagkakaantala sa pagbasa ng kanilang mga electric meters at sa pamamahagi ng electric bills para sa buwan ng Setyembre. Sa opisyal na pahayag na inilabas ng Zameco One, ito anya ay bunsod ng pagka-quarantine ng kanilang mga meter readers dahil sa ang isa sa kanilang kasamahan anya ay nagpositibo sa COVID-19. Dahil dito, ipinagpauna ng pamunuan ng Zameco One na maaaring maging mataas ang konsumo ng kanilang mga miyembro dahil mararagdagan ng period o mga araw ang kanilang mga electric bills. Subalit sa susunod na billing period anya para sa buwan ng Oktubre ay magiging balik na sa normal ang reading period. Maaari rin anyang may mapapansin ang mga miyembro nito na sulat kamay o kaya naman ay binago ang due date ng kanilang electric bills. Niliwanag rin ang pamunuan ng Zameco One na ginagawa anya nila ang lahat ng kanilang makakaya upang kahit anya sa panahon ng pandemya ay mananatiling maayos ang kanilang operasyon. Mula sa Palawig, Zambales, para sa Eagle News, Mabel Tugbo, we live in interesting times. At yan ang mga balitang tinutukan ng ating mga Agila correspondent mula sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ang Agila probinsya ay mapapanood rin ng live sa www.eaglenews.ph mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na alas 5 hanggang alas 6 ng gabi. At kung may nais kayong report sa inyong probinsya, maaaring mag-email sa agilaprobinsya25@gmail.com. Ako po si Judith Llamera. We live in interesting times. But bye.